Hello guys, I'm back. Ito yung karugtong nung part 1 ka nung nakaraan. Bale, about dun sa pagbabakasyon. I'm Marcy. Paki-subscribe, like, and share po yung aking channel. Salamat po. Sa mga nasa Taiwan na gustong magbakasyon, ang topic natin is kung ano-ano ba yung mga kailangan yung gawin para makapagbakasyon. Ano bang mga step by step? So, kailangan sabihan nyo muna yung amo nyo. Amo nyo muna kung kailan kayo magbabakasyon at ilang days. Kasi dito sa Taiwan, every year is almost 7 days nga lang yung kailangan na bakasyon na binibigay nila. So, depende na lang sa amo kung papayag sila ng 1 month. Katulad ko kasi, pumapayag yung amo ko ng 1 month. Tapos, after yun sabihin sa amo nyo, sabihin nyo sa broker nyo. Inform nyo yung broker nyo na plano nyo umuwi by anong month. Anong month, anong date, kailan ang balik nyo. After nilang pumayag pareho sa gusto nyong bakasyon, month ng bakasyon, dalawang klase kasi yung gagawin mo. Pwedeng ikaw magpabook, pero karamihan dito sa Taiwan, broker ang nagbubook. Sila nagpa-process, lahat sila mismo. Meron naman dito, pwedeng yung ibang broker kasi pumapayag na yung katulad natin, tayo may yung magpapabook. Kasi sa case ko, broker ko nagbubook ng ticket round trip. So, yun. May optional, pwedeng broker. Depende kung papayag sila. So, after nun, pumayag sila, magbubook yung broker. Kung si broker ang magbubook ng ticket nyo round trip, or ikaw ang magbubook ng round trip. After nun, kukuha sila ng broker mo or kukuha ka ng re-entry visa. After ng re-entry visa, kukuha ka naman ng OEC. Paano ba ang OEC? Saan ba kukunin ang OEC? Ang OEC ay nakukuha po sa MECO. MECO. Doon po natin kinukuha yung OEC. Pero before po kayo pumunta ng MECO, merong online appointment po ng OEC. So, kailangan magpapa-appointment po muna kayo ng through online. I-type nyo lang po yung www.bmonline. Balik manggagawa kasi yung BM. bmonline.com. Yun. So, once na nakapag-fill up na kayo nung BM online para sa appointment nyo ng OEC, kailangan ipreprint out nyo or print out nyo yung copy kung kailan yung appointment nyo para yun yung ipapakita nyo pagpunta nyo ng MECO. Okay, mamimili kayo doon kung kailan available na open yung MECO and kailan kayo available. After nun, kukuha naman kayo, kung wala kayong hawak, kasi karamihan sa atin dito sa Taiwan, hindi verified yung mga contract. So, ngayon, ipapa-verify natin yung contract. Depende, pwede ikaw magbayad, pwede rin amo magbayad. Pwedeng hati kayo ng amo, ganun ang process. Depende kasi yon. Depende palagi ang sitwasyon. May amo na mabait, na sila yung nagbabayad ng buong yung buo ng verified contract, pero kadalasan tayo nagsishoulder pa rin nun. So yun lang po. After nun, pag kumpleto na po yung pumayag na si broker, si amo, nakakuha ka ng entry visa, ng ticket, ng OEC, tapos ng verified contract, it's about time na tapos na yung hintay mo na lang yung binook mo or binook ng broker nyo kung kailan kayo uwi. So,
So, ganun lang po yun, kadali, sa mga nabanan pa at may mga question about paano at saan kukunin, ganyan. Mag-comment lang po kayo. Mag-comment and don't worry, masipag po ako mag-reply. Maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo sa topic natin for today. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye. Till next time po ulit, isip ako ng topic na pwede kong ma-share sa inyo. Salamat po and good day.